sa milyon-milyong piso ang halaga ng mga natupok sa magkakahiwalay na sunog sa Metro Manila. Sa Valenzuela City, nagkasunog sa imbaka ng pintura at pagawaan ng papel. Dalawang bata naman ang namatay sa Pasig City matapos matrap sa sunog sa kanilang bahay. My report, si JP Soriano. Nabalot ng itim na usok ang imbakang ito ng pintura sa Valenzuela City matapos sumiklab ang sunog, pahirapan sa pag-upula dahil sa mga kemikal na nakaimbak doon. Kaya naman umabot sa Task Force Alpha ang sunog. Ibig sabihin, kailangan ng tumulong ng mga kalapit na fire station sa pag-upula. Kwento ng mga stay-in na trabahador, nagising na lang sila nang may sumigaw na nasusunog na ang bodega. Pagbukas ng bodega, lalo lumakas yung apoy. Lalong lumaki ang apoy nang madamay ang katabi nitong pagawaan ng papel. Nangangamba tuloy ang mga residente sa kanilang kalusugan. Kahit kasi may kalayuan ang pinangyarihan ng sunog sa residential area, nalalanghap naman nila ang amoy mula sa mga kemikal. Pasado alas dos na ng hapon nang idiklarang kontrolado na ang sunog. Sa taya ng BFP, aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Wala pang pahayag ang may-ari ng nasunog na imbakan. Bodega naman ng sporting goods ang tinupok ng apoy sa Binondo sa Maynila. Tatlong palapag ng gusali ang nasunog. Pag napasok mo yung third floor, may mga kwarto pa. Tapos may mga stock sila na merchandises na mga mahalo-halo, mga sporting goods. May mga bola, may mga metal pa kami nakita sa taas, mga tawag nun, mga flashlights. So talagang nung makita mo dun, hirap talaga yung mga bombero natin. Aabot ng 1 milyong piso ang halagang natupo. Sumabog naman ang isang CO2 o carbon dioxide fire extinguisher sa isang refilling station sa Quezon City. Sa lakas ng pagsabog, nabasag ang salamin ng opisina at ilang sasakyang nakaparada sa lugar. Palaisipan naman sa may-ari ng refilling station kung bakit ito nangyari. Gayong taon-taon naman daw nilang pinaparefillan ang tangke at tinitiyak na nasa maayos itong kondisyon. Yung weather condition kanina kasi napakainit eh. Naka-expose sa sa araw. Dapat pumutok muna siya sa fuse eh. Hindi yung cylinder eh. Yun ang bakit siya sumabog. Paliwanag ng BFP, hindi pangkaraniwang sumasabog ang CO2 o carbon dioxide fire extinguisher. Maliban kung may mali sa pagkakagawa nito. Patuloy na inaalam ang dahilan ng pagsabo. Hindi naman na nakalabas pa ng buhay ang dalawang bata sa lungsod ng Pasig matapos masunog ang kanilang bahay. Paniwala ng ama ng isa sa mga biktima, posibleng naglaro ng lighter ang 4 at 5 taong gulang na magpinsan. Ayon sa mga rumesponding bumbero, mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Wala namang bahay na nadamay sa sunog. JP Soriano, GMA News.